guys, tayo po ay magluluto ng sinigang na isda. Una nating gawin ay pakulo tayo ng tubig at ilagay natin ang ating mga ricados. Mayroon tayo dyan na sibuyas, kamatis. Hindi natin lalagyan ng bawang, sili, jalapeno, pampabango. Tsaka naglagay din po ako ng siling berde. So, hintayin lang po natin na lumasa yung sabaw natin habang tayo ay nagpapakulo ng ating sabaw para sa ating sinigang na isda. Tanggalin po natin yung takot at tingnan natin kung kumukulo na nga siya. Dito po tayo maglagay ng kaunting patis para po lumasa na rin po yung ating sabaw. Kaunti lang po, pwede po natin i-adjust yan mamaya. Nagkulang po po yung ating pampalasa. So, kaya lang po natin ulit kumulo at maluto po yung ating mga gulay dyan na nilagay. At kailangan po natin din haluin para po ay maging pantay ang kanya ang luto ng mga gulay na yan. Tapos po, ayan, naglagay na rin po tayo ng isda dyan, na sariwang isda na napili natin sa dito. Gusto lang po natin na maghumikop ng sabaw ngayon. At sa ganitong pagkakataon, guys, ay hindi po ako hindi po po ginita. Umiiwas po tayo sa makita at hintayin po ulit natin na maluto ang isda. Ayan, buksan natin ang takip at kitang-kita nyo naman po na talagang kumukulo na siya. Siyempre, dahan-dahan tayo sa paghalo dahil ayaw natin madurog itong mga isda natin. Very gentle. Yan po ang ating mga ilalagay. Meron po tayong tamarind, mix ng palok, at meron po tayong extract na kalamansi. Sa isda po, madalas po akong gumagamit ng kalamansi para po matanggal po yung lansa. So ayan, luto na yung gulay, luto na rin yung isda. Tuloy-tuloy lang po yung pagkukulo niyan. Nilagay na po natin ang kalamansi. Ang bango-bango na niyan. At syempre, dahil dalawa lang naman yung kalamansi, dadagdagan po natin siya ng tamarind, pampa-asin. So, naghahalo po yung kalamansi tsaka sampalok. Kung hindi niya po ito natatry, pwede niya pong itry. Ayan. So, kailangan malusaw ang ating mga pampaasin. Siyempre, very gentle uli sa pag-iikot ng ating isda. Nagdagdag po tayo dito ng patis kasi tinikman ko po medyo kulang, hindi siya balanced. Hindi rin po siya maasim, I mean maalat. Tama lang. Malapit na po natin ilagay ang ating gulay na nahugasan na. Yan po yung dahon ng kamote. Ilagay na po natin. Yan, hugas na po yung dahon ng kamote. Very fresh. Nabili natin. Hindi po natin i-overcook ang gulay natin dito. Dahil kailangan pa rin po natin na yung vitamins ng ating gulay ang kailangan natin makuha. Maya-maya po ay tatakpan na natin yan. Hayaan natin na mag-ano yung yung gulay dyan sa sabaw. Ayan.
Luto na po ang ating sinigang na isda. Napakadali lang po dito at napaka-healthy. Very simple ang mga ingredients sa ating sinigang. Kahit sino pwedeng magluto niyan. Ayan, kitang-kita niyo naman po na ang sarap mong humigop ng sabaw ngayon. Lalo na po ngayon at medyo malamig dito sa amin. Kain na po tayo, guys. So, napakadaling recipe. Gayahin niyo po ito pag kayo po ay nakabili ng sariwang isda. Don't forget to cook it right away. Huwag niyo nang ilagay sa wrap. Kailangan makain niyo na ng sariwa at malasahan niyo yung inyong yung mga isda. Yung sabaw. Oh, ayan. Di ba? Simpleng ulam pero napakasarap.